Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Nagsimula na naman ang puso niya sa malakas na pagtibok. Bakit naman, Sir Franco? Parang mas rinig pa niya ang tibok ng puso niya kaysa sa sariling boses niya. Dahil first date natin to. Simple lang ang sagot nito pero halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Do you feel it, Anita? 'Cause if your heart beats fast right now, well, I feel the same way too. My heart is now beating for the first time and it's because of you. First date daw? Bakit hindi siya na-inform? Paano niya mapipigilan ang sarili na huwag mahulog pa kung ganito ang amo niya? Hindi niya alam kung kailan at paano natapos ang first date nila kagabi. Wala kasi siya sa sarili simula nang sabihin ni Sir Franco ang bagay na yun. Tulala siya. Sinong hindi matutulala kung ang amo na sobrang sama ng ugali ay may pagganun? Malakas talaga ang kutob niya na pinagtitripan lang siya nito. Tapos kapag sumakay siya ay saka siya lalaitin at pauulanan ng masasakit na salita. Pero paano kung katulad niya ay may crush din ito sa kanya? May first date na nga sila, diba? Posible kaya na may gusto na talaga ito sa kanya. Mahina niyang pinukpok ang ulo sa mesa. Tapos na siya sa lahat ng gawain niya. Tapos na din silang kumain. Pareho nga silang walang kibuan kanina at hindi rin niya tinatapunan ito ng tingin. Na-realize kaya nito na hindi siya basta naniwala sa trip nito? Ang hirap naman ng ganito, ang gulo! Kausap niya sa sarili. Hindi talaga niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. May bisitang darating ngayon, Anita. Ikaw na muna ang bahalang mag-asikaso sa kanya dahil ikaw ang narito. Sabi ni Miss Norma habang abala sa paghahanda ng gamit dahil pauwi na ito. Kumunot ang noo niya. Kaibigan po ni Sir Franco? Tanong niya. Umiling lang si Miss Norma. Aalis na ako. May date pa ako sa jowa ko kaya maiwan na kita. Halata ang kilig sa boses ni Miss Norma at sa isang iglap lang ay naglaho na agad ito. Halatang excited sa date. Akala niya ay may darating talaga na bisita. Pero sumapit na lang ang gabihan ay wala namang dumating. Matapos maghanda ng pagkain sa mesa ay umupo na siya. Bakit ang tagal ngayon ng amo niya? Nagugutom na siya at gusto na niyang kumain. Baka kapag nauna siya ay magalit pa ito. Nag-angat siya ng tingin ang dumating si Sir Franco. Bagong ligo at ang bango. Anak ng talong, bakit ang sarap singhutin? Mas masarap pa yata to sa ulam na nakahain ngayon. Pinilig niya ang ulo. Ano na naman ba itong naiisip niya? Muli siyang tumingin dito. Para lang makita na nakatingin din ito sa kanya. Napalunok siya. Dapat pala ay naligo siya para pareho silang mabango. Yung sinabi ko sa'yo, totoo lahat ng yun, Anita. Take your time, Anita. Hindi naman ako nagmamadali. Sabi nito na parabang hindi big deal ang sinabi sa kanya noong date nila. Samantalang hindi siya pinatulog ng mga sinabi nito. Tapos dito ay parang hindi big deal. Sir, ang totoo niyan ay hindi ko po kayo maintindihan. Trip niyo po ba ako? Maganda na yung malinaw. Sumama ang timpla ng mukha nito na tila hindi nagustuhan ang tanong niya. Napangiwi tuloy siya. Sa tingin mo, pinagtitripan lang kita sa kabila ng lahat ng effort ko? Galit ito at kita iyon sa gwapong mukha nito. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo, Anita. Sumandal ito sa upuan at matiim na tumingin sa kanya. Let me ask you something. May pag-asa ba ako sa'yo sa oras na ligawan kita? Diretsyong tanong ng amo niyang hindi kumukurap. Naumid ang dila niya. Hindi makapaniwala na nakatingin lang siya rito. Tama ba ang narinig niya? May balak siyang ligawan ng amo niya. Tulala siya habang nakatingin sa kisame ng kwarto niya. Hindi mawala sa isip niyang sinabi ng amo niya. Paano niya sasabihin na hindi niya gustong magpaligaw? Masyadong malayo ang agwat nila sa buhay. Mayaman ito. Samantalang siya ay mas mahirap pa sa dagang buhay. Saka maraming dahilan kung bakit hindi sila pwede. Pero gustong gusto ko talaga siya. Parang baliw na nagpagulong-gulong siya sa kama. Paano ba to? Hindi talaga sila pwede. Hinding-hindi talaga. Maaga siyang nagising kinabukasan. Kumunot ang noo niya nang may maamoy na mabango. Teka, kailan pa natutong magluto ang amo niya? Nagmamadali siyang pumunta sa kusina. Kailan ka pa natutong magluto sa... Nabitin sa ere ang sasabihin niya. Hindi si Sir Franco ang nagluluto.
kundi isang magandang babae na parabang anghel na nalaglag galing sa langit. Oh, hi Anita! Nakangiting bati nito. Kilala siya nito, sino ba to at paano ito nakapasok? Hindi ba nasabi sa'yo ni Miss Norma ang pagdating ko? Mukhang nagulat ka kasi. Nakangiting tanong nito. Sa pananalita pa lang ay mukhang mabait ito. Kung ganoon ay ito ang sinasabi ni Miss Norma na parating. Akala niya ay kahapon pa. Dumating ba to ng madaling araw? I'm Pearl. Nice to meet you, Anita. May ngiti sa labi na sabi ni Pearl. Nice to meet you din po, Ma'am Pearl. Kinuskos niya muna ang kamay sa damit bago tinanggap ang palad nito. Napakalambot ng kamay nito. Parang nahihiya siya sa kamay niya na may mga kalyo pa. Don't call me ma'am, Pearl na lang. Parang nagliwanag ito sa paningin niya. Meron pa palang ganitong klase ng tao. Mayaman, maganda at mabait. Sige po, Pearl. Wala ngang ma'am pero may po naman. Mahina itong natawa. Ganito ba ang tawa ng babaeng mayaman? Mahina at magandang pakinggan. Parang di makabasag pinggan. Teka, kaano-ano naman kaya ito ng amo niya? Wala namang nobya ang amo niya kaya imposible naman na girlfriend ito ng amo niya. Pinsan kaya? Tita? Imposibleng tita? Masyado kasi itong bata para maging tita ni Sir Franco. Sa tingin niya kasi ay nasa 25 pa lang ito. Bakit kasi hindi sinabi ni Miss Norma kung kaano-ano ito ng amo niya? Akala pa nga niya ay lalaki, pero babae pala. Magandang babae pala. Tinulungan niyang magluto si Pearl. Hindi niya mapigilan na hangaan ito. Bawat galaw nito ay puno ng pag-iingat. Dalagang Pilipina talaga. Lutuan mo si Franco ng ganito, 2 beses kada buwan. Paborito niya kasi ang kare-kare. Huwag na huwag kang maglalagay ng chili sa kahit na anong pagkain niya. Dahil hindi niya gusto ang mga pagkaing maaanghang. Habang nagsasalita si Pearl ay nakikinig lamang siya. Ang dami nitong alam tungkol sa amo niya. Ganito ba kalapit ang dalawa sa isa't isa? Anita? Natauhan siya at tumingin kay Pearl. Sorry po, ano nga po ulit yun? Nilagay ni Pearl ang buhok sa likod ng tenga. Tinatanong ko kung ilang taon ka na. 18 po. Bakit natanong nito? Tumangu-tangu si Pearl. Nasa tamang edad ka na pero masyado ka pa palang bata. Halata na may pagkaalangan sa mukha nito. Handa ka na bang magka-boyfriend? Natigilan siya. Huwag mo nang pansinin ang tanong ko. Ganito talaga ako minsan. Sabi na lang ni Pearl nang mapansin ang pagkailang niya sa tanong nito. Lumiwanag ang mukha ni Pearl habang nakatingin sa likuran niya. Franco, my love! Nanlaki ang mata niya sa narinig. Franco, my love daw. Nang tumingin siya sa likuran ay kita niya na nakayakap si Pearl sa amo niya. At aaminin niya, gusto niyang hatakin si Pearl palayo kay Franco. Wala ka pa rin pagbabago, you're still handsome as always. Tila kinikiliti na papuri ni Pearl sa amo niya. Madiin ang bawat kagat niya sa karne ng baka. Kanina pa siya ngumunguya pero hindi niya magawang lumunok. Love, pansin ko parang may nagbago sa'yo. Inilapit ni Pearl ang mukha sa binata at tinitigan nito na parabang gwapong-gwapo ito sa amo niya. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Ang gwapo naman talaga ng demonyong amo niya. Tinusok niya ng madiin ang karne ng baka at muling sumubo kahit may laman pa ang bibig. Nakangiti siyang nakatingin sa dalawa pero ang totoo ay kanina pa masakit ang tenga niya at mata niya. Stop it, Pearl! Just eat your food and stop looking at me! Tila nauubusan ang pasensya na sabi ni Franco sa dalaga. Ngumuso si Pearl at nakasimangot na umayos ng upo. Ang sungit mo talaga? Di bale, kahit ganyan ka, love na love pa rin kita. Matamis na ngumiti pa ang dalaga sa binata niyang amo. Nalunok niya ng sabay-sabay ang karneng nasa bibig. Kanda ubo na ininom niya ang tubig na nasa harapan. Love na love? Ano to? Landian sa mismong harap niya? Matapos sabihin na may eme-eme sa kanya? Anita, ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Pearl. Pero natigilan nito nang makita ang nasa likuran niya. Hinahaplos lang naman ang amo niya ang nasa likuran niya. Ramdam niya tuloy ang kiliti na dulot ng haplos nito. Lintik naman. Ano siya, kinikilig sa haplos lang? Ayos lang po ako. Simpleng sagot niya. Eat slowly, Anita. Wala ka namang kaagaw. 6 binata sa likuran niya. Gusto niyang ikutan ito ng mata.
Sinong hindi mabibilaukan sa landian ninyong dalawa? Isip-isip niya. Nang bumalik sa upuan ng amo niya ay pansin niya ang pagiging tahimik na ni Pearl. Hindi na ito muli pang nagsalita. Nang tumingin siya rito ay pansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya. Teka, galit ba to? Seryoso kasi ang tingin nito sa kanya na tila ba pinag-aaralan ang bawat galaw niya. Anita, di ba sabi mo wala kang boyfriend? Biglang tanong ni Pearl. Uminom siya ng tubig bago nagsalita. Ah, opo. Ayaw ko pa kasi munang magka-boyfriend. Wala pa sa isip ko ang mga ganyan. Bata pa po kasi ako. Pareho silang napatingin kay Franco ng malakas na tumikim ito. What if tomorrow you fell in love? Masasabi mo pa rin ba na ayaw mong magnobyo? Saka age doesn't matter, Anita. As long as na nagmamahalan kayo. Tumaas ang kilay niya. Sir, pala desisyon ka? Eh sa ayaw ko pa nga magka-boyfriend. Saka anong age doesn't matter? Ikaw ba gusto mong pumatol sa mas matanda sayo? Daming alam nito ni Sir Franco. Tumaas ang sulok ng labi ng amo niya. Nope, pero papatol ako sa mas bata sa akin. Nakangising sagot nito habang titig na titig ang mga mata nito sa kanya. Muntik na naman siyang mabilaukan. Diyos ko naman! Tili ng utak niya. Ano to? Bakit pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy nito? Namayani ang katahimikan hanggang sa matapos silang kumain. Hindi na siya nagsalita pa. Dahil baka may isagot na naman ang amo niya at isipin niyang para sa kanya na naman. Well, tama ka nga. Bagay kaming dalawa. Ani Pearl at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Bakit parang nangaasar ito? Hindi na siya nagsalita at ininom na lang ang hawak na juice. Kinagat niya ang labi para pigilan ang sakit na nagsisimulang lumukob sa dibdib niya. Bakit may Pearl sa buhay ng amo niya? Ayon sa nalaman niya ay wala naman itong girlfriend. Walang asawa at walang nililigawan. Dahil hindi nga ito halos lumalabas ng mansyon. Eh sino si Pearl? Hindi kaya fiancé ito ng amo niya? Katulad sa mga napapanood niya? Pearl, ano kasi? Isang milyong lakas ng loob ang nilunok niya bago nagtanong. Ano ka ba ni Sir Franco? Kabado niyang tanong. Ngumiti ito ng matamis sa kanya kaya lalo itong gumanda. Kung ano ang nasa isip mo? Naguguluhan siya. Kung ano ang nasa isip niya? Ang labo naman itong sumagot. Ano to, Pinoy henyo, hulaan? Ganoon, naiwan siyang naguguluhan. Ah, bahala na nga. Basta hindi na lang siya magpapa-apekto bukas. Hindi na siya magpapa-apekto. Ito ang sinabi niya kagabi pero mukhang hindi mangyayari ang sinabi niya. Hindi niya magawang ngumiti habang pilit na sinusubuan ni Pearl ang amo niya. Masama ang tingin niya ngayon sa amo niya. Nako, kapag ito talaga ngumanga at nagpasubo kay Pearl, lalagyan niya ng sili ang pagkain nito sa loob ng isang linggo. Nag-iwas siya ng tingin nang makitang nakatingin ang amo niya sa kanya. Nakita pa niya ang bahagyang pagngiti nito. Anong kangiti-ngiti ngayon? Porke sinubuan lang? It's delicious, Pearl. You cook all of this? Halatang nasarapan sa luto niya ang amo niya. Yes, love. Ako ang nagluto ng lahat ng to. Muntik na niyang maibuga ang kinakain. Ano daw? Eh, ako ang nagluto ng lahat ng nakahain. Sigaw ng utak niya. Bakit nagsinungaling ito? I'm so glad that you like all of this food. Akala ko kasi ay hindi mo magugustuhan dahil akala ko ay matabang. Nakanguso pa na sabi ni Pearl na halatang nagpapa-cute. Lukot na lukot ang mukha niya. Hilain niya kaya ang nguso nito. Gusto pa naman sana niya si Pearl dahil mabait at sweet. Pero mukha ang pagkagusto niya ay napalitan ng inis ngayon. Nahuli niya ang amo niyang binata na nakatingin sa kanya. Tila tuwang-tuwa ito. Teka, parang sa kanya pa ito natutuwa. Anong nakakatuwa? Gusto yata nitong subuan niya ng tinidor hanggang sa ngalangala. Do you like the food, Anita? Tanong ng amo niya sa kanya. Oo nga, Anita. Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Tanong pa ni Pearl. Kita niya ang pagpipigil nito ng ngisi. Busog na ako, Sir Franco. Sa landian yung dalawa. Bulong niya sa huling sinabi. Tikman mo to, love. Sinubuan ni Pearl si Franco. Masarap ba? Malambing na tanong pa nito sa amo niya. Tumingin sa kanya ang amo niya bago sumagot. Yes, I really like it, Pearl. Pwede ka nang mag-asawa. Masarap ka kasing magluto. Nakangising sagot pa ng binata. Iniwas niya ang tingin at pinilig ang ulo niya. Kalma, Anita. Kunwari ay wala kang naririnig at nakikita. Kausap niya sa sarili.
Pero kahit anong pigil niya na huwag tumingin sa mga ito ay hindi niya magawa. Dahil ang traidor niyang mata ay gustong gusto na nasasaktan. Kitang kita niya kung paano magbulungan ng dalawa at manggitian na talaga namang kinakainit na ng dugo niya. Malakas na ibinagsak niya ang kutsara at tinidor sa plato niya kaya tumingin sa kanya ang dalawa. Tapos na ako? Inis na sambit niya. Akmang aalis na siya nang magtanong pa si Pearl. Aalis ka na? Plastic niya itong nginitian. Oo. Tumingin muna siya sa amo niya. May nakapaskil pa ng ngiti sa labi nito. Busog na ako. Salamat po sa inyong dalawa. Aniya bago iniwan ang mga ito. Pagdating sa kusina ay inis na inis siya. Siya daw nagluto? Wow. Akala ko mabait pero sinungaling naman pala. Bumuga siya ng hangin. At ang amo niya naman ay tuwang-tuwa pa na nilalandi. May pasabi-sabi pang, "Do you feel it, Anita? 'Cause if your heart beats fast right now, well, I feel the same way too. My heart is beating for the first time and it's because of you." Pinalikin niya ang boses bilang panggagaya sa boses ng amo niya.